Hello guys, it's Marky Alonzo again. Welcome back to my channel. So ito yung part 2 nung pagkokoton at pagkakarton natin. So ano yung twist? Yes, meron tayong twist. Kung alam nyo na yung paggamit ng mga metallic threads, this time gagawa tayo at magbuburda tayo ng mukhang gold thread. So ano kailangan nating materials? Okay? Kung ano lang yung mga available sa divisoria. So kung budgeted ang inyong magiging project, kailangan nyo lang ng Rotex. Alam nyo na to, di ba? Na-explain ko na to sa TikTok. So yung Rotex, yung klase ng fine thread na ginagamit sa burda na synthetic na available sa divisoria. And this one. Okay, etong trimmings na to, usually ginagamit to sa mga trimmings. Ibig sabihin, ang mga nasa laylayan ng damit ng poon, yung mga plain na tela na damit ng poon, nilalagyan nila ng ganito sa laylayan ng palda, dito sa may pinaka-sleeves. Ayan. So, ito yung gagamitin natin na materials. Ito lang, Rotex, at saka itong trimmings na to. Kailangan nyo lang ng plancha ng buhok, or yung plancha na ginagamit sa damit will do. Of course, yung pinaka-pamburda natin, yung orange na sinulad, saka timbol, gunting. Ayun na, may raraos na natin ang burda natin. And guys, malay nyo interested kayo, no? Kasi sayang naman eh, matagal na itong naka-stack dito sa bahay. I still have 3... parang umalikabok, no? Nakita mo? So, I still have 3 balot nitong trimmings na to. So, ito, nabibili to sa hilera ng Good Morning Again sa Divisoria. So, yung mga nagtitinda ng sinulad, usually may tinda silang ganito. Pero sa ilayan na part, may mga nagtitinda rin ng trimmings, tingi-tingi, per yard lang. Pwede rin kayo makabili nun ng ganito. Pero ito, ipamimigay ko na lang. Guys, all you have to do is to share this video sa FB wall nyo. Pagkatapos, just send the screenshot to Marky Alonzo FB page. And then, mamimili na lang ako ng isa sa inyo na pwedeng manalo nito. Kung gusto nyo man magburda, nakagaya ng way ng pagbuburda natin sa content na to, or kung gusto nyo itong gamitin sa mga plain na tela ng damit ng puwan nyo, I will just send this to you via courier or LBC or kung ano man yung available. Sa inyo na lang to, pipili na lang ako sa isa na makakapag-send ng screenshot ng video na to na i-share sa inyong personal Facebook, sa inyong FB wall. So guys, tingnan nyo. Actually, yung itsura nito sa dulo is flat. Pero hinanap ko na, para lang kayo nagtatanggal lang sa ako ng bigas. So, kailangan nyo lang hatakin tong mga to. Ayan. So, merong isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ayan, guys. So, merong 5 piraso dyan na nylon na kailangan nyo lang hanapin. Mahatak nyo yan, makakalas nyo yan. Okay? So, pagka yan, nakalas nyo, ito yung mga makukuha nyo dyan. Pakizoom nga, please. Makakuha kayo nito. Nito. At saka, nitong parang flat thread. Ayan. Plastic yung texture nila, guys. Ayan. Makakakuha kayo nito. Okay? Pagka nahatak nyo yan, habang naghahatak kayo, iniro-roll yun nyo lang yan. Habang nagro-roll nyo kayo, ganito ang kalalabasan yan. Ito yung parang fine thread. Ito yung mataba na part. And then, ito yung parang flat thread. So, ito yung 3 makukuha nyo kapag kinalas nyo to. Okay? Itatago ko na to, guys. Ha? Hindi ko nakakalasin kasi sobra-sobra na tong 3 para dito sa detalye ng bulaklak na gagawin natin. So, okay. Ipang-4 na natin to. Nakasama dun sa mayong masama mananalo. Kung meron mang interested, please do let me know. So, guys, kung sino yung mananalo sa inyo tong 4 na to. Nakalimutan ko na kung magkano yung presyo nito eh. Pero, not bad. If you win this, really, not bad. Imagine, you don't have to go to Divisoria anymore. Tapos, hindi na kayo maglalabas ng pera, then you have this. Ilang set ng damit ng puon to kung gagawin yung trimmings? Kung ipambuburda nyo, ilang set ng burda to bago nyo maubos? Believe me. Ayun. So guys, paling magiging materials natin is 4 na piraso. Ito. Pero, hindi na ako gagamit siguro nito. Let's see. Basta sa ngayon, ito na lang muna ang 3 na to ang gagamitin natin. So ngayon guys, may isang challenge dito na nakakatuwa. Kailangan nyo siyang planchahin. That's the reason kung bakit kailangan natin ng plancha ng buhok. Guys, napainit ko na yung plancha. Tapos, eto yung plastic fine thread. Plastic flat thread. Okay guys, napainit ko na yung plancha. Eto yung plastic fine. Okay guys, napainit ko na yung plancha. Eto yung plastic flat thread. Okay, ganito lang gawin nyo. Ipit nyo lang yan dyan.
iunat mo muna natin to. And guys, tingnan nyo yung difference ha. Sobrang lukot na lukot siya ha. Hahatake ko lang. Ayan o, nakikita mo umunat. Ayan o, umunat siya. And then kung hindi kayo happy doon, pwede nyo yung hatakin pabalik guys. Ayan. Kita ba nila yung difference? Ayan guys, ganyan ang itsura. Dapat umunat siya. Magmukha siyang flat thread talaga. Ayan, kung wala kayong plancha ng buhok, you can actually use yung plancha na ginagamit sa ano, sa damit. Halimbawa, ito yung pinaka-plancha. Ayan guys, sipit yung ganyan, tapos diinan nyo lang, ganyan. Patong nyo lang sa damit. Look, umuunat pa rin, di ba? Yes, as simple as that. Hindi ko lang alam kung aware kayo guys, pero yung mga synthetic na seemingly may flat thread, actually ito yung ginamit doon. Wala kang ibang mabibiling ganito sa divisoria na pwedeng mag-serve as flat thread kung hindi itong trimmings na to. Ewan ko lang kung meron na ngayon ha. For 5 years sa burdahan, wala kaming nakitang mabibili mong gantong nakarolyo na. Kailangan mo talagang magkalas. So ito yung pagkakakalas, ito yung na-plansya na natin. So ngayon, distribution of threads tayo. 15,000 para sa ating elephant ear. Hello guys, good morning. Sorry, tinamad na kaming mag-shoot kagabi kasi nakakapagod na. Second content na yung kagabi. So let's continue this part 2. Bago natin simulan ang pagbuburda, itong mga synthetic natin na mukhang gold thread, mag-distribution of threads muna tayo. Ito, lagyan natin siya ng letter P as in Pino. In English, fine. Fine thread. Ayan. Tapos itong gitna, para may texture siya, kailangan tatapihan nyo yung mga gatong itsura ng something makintab or glossy or shiny, whatever. So, kaya naisip ko dito yung flat letter F and then Pino dito. So, yan ang magiging itsura niya. Fine thread, isang buong petal na may flat thread sa gitna. Tara, let's move on sa second layer, sa letter B. Ngayon, para may contrast, lagyan naman natin to ng flat thread. Tapos eto, sabi ko yata kagabi, parang ito yung fine thread sa synthetic, which is not. Actually, it's more like corrugated na plastic version, na local version. So, magmumukha siyang corrugated or somehow magmumukha siyang inuod kapag dito natin siya ibinurda. So, lagyan natin to ng, tawagin na lang natin to na, okay. Sige, gamitin na lang natin kunyari na ano siya, letter C. Para kunyari, yan ang synthetic na karamelo or corrugated. It's for you to decide guys, okay? And lastly, dito tayo sa third layer, obviously, pure flat itong mga to. So, yun lang. So, ngayon, let's start. Guys, please take note as well na pag nagsimula tayo mag-burda rito, remember sa may basic embroidery tutorial natin, sinabi ko roon na bago kayong magkaramelo, kailangan burdahin nyo muna yung flat. Kasi si karamelo ay medyo sensitive pag nasusunod ni karayom, minsan nagra-run siya. But this time, since yung ang ating flat ang pinaka-sensitive sa lahat ng materials na to, lagi nyo siyang iubuli. As usual guys, doon tayo magsisimula sa pinakadulo para makuha natin yung tubis. Diba? Napaka-particular natin yung nagkakarton tayo saka nagkokoton tayo na ma-retain yung detalye na manatiling tayong faithful sa may pinaka-design niya. So sa pagbuburda, kailangan din lagi kayong eksakto sa design. Kung matulis, matulis. Kung mabilog, mabilog. Okay? Thank you.
ayan guys, nandiyan na tayo sa dulo. And kung matulis siya sa drawing, tulisan niyo din ha. Huwag kayong gumawa ng mga desisyon hindi tama. So guys, ganun ulit. Alam niyo namang sa dulo lagi tayo nagsisikula. Ayan. Same ng tusok ng flat natin ha, sa basic tutorial. Pero this time, kailangan yung tumusok ng, ayan, nakita nyo yan, yung taba na yan, yung lapad na yan. Tingnan nyo tong lapad na to guys. Diba? Merong enough na space para ma-hold yung pinaka-flat. Tingnan nyo ulit ha. Okay, enough na space. Ito. Ayan. Ayan, kasi ang tendency niyan, since plastic siya, pagka maliit yung tusok nyo, malulukot yung flat. So, hindi siya magiging smooth kapag binurda. Ayan o, ang laki ng space, diba? So, yan ang consideration nyo dapat. TikTokers talaga yung kapitbahay namin. Pota-pota na naman. Langyayan. Ayan guys, mag-lock na tayo. Usually sa kapitbahay na petal or detail, yan ang naman ang pag-lock natin. So guys, same process. Ganun ang gagawin natin. Kaya na, nakadalawa na tayo guys. And diretso pa rin po ang pag-tiktok ng kapitbahay. Diba, ang ganda ng flat thread natin na synthetic. So, sana tayo, let's go to letter B. Isang piraso lang ang gagamitin natin. Parang ang magiging itsura niya, magmumukha siyang karamelo, gano'n. Kasi it's not 3D corrugated-like na materialis. Kasi from the word itself, it's not corrugated eh. Diba? For it to be called corrugated, it should be corrugated. Pero hindi siya corrugated eh, straight show eh. Kaya ang magiging itsura niya ay parang mas karamelo. Kung sa version natin ng metallic threads, etong nakalas natin na to ay karamelo ang role niya sa buhay synthetic. More, and then tapos na tayo.
na-cover na lahat ng karton sa detail na yan. Okay guys, dito na ulit tayo sa may flat na synthetic. Ayan, magsisimula tayo dyan sa may part na yan. Hindi sa loob ha, sa labas. Tapos guys, ang consideration dito ay dapat pasalupsop ang tusok nyo, lalo sa may inner part. Nakikita ba nila sa lupsop? Ayan, nakikita nila. Ayan, and then pasalupsop. Ayun, pasalupsop means papasok. Okay? Papasok na tusok. So, sa mga hindi ulit nakapanood, doon lang ulit kayo magpunta sa ating basic hand embroidery tutorial. Kasi medyo advanced na to. Advanced and applied embroidery. Naka na naman ha? And guys, ganun lang din naman. Ang difference lang kasi sa may kantonado is yung tendency na bumagsak. Para hindi bumagsak or umusos yung flat thread nyo, metallic man yan or synthetic, iisa lang ang approach. Same. Kailangan pa sa lupsop ang tusok para umaakap yung sinulid doon sa may pinaka kanto, sa ilalim ng kanto actually. Dito sa ilalim na to, oh. Ayan. Ayan. And then dito. Yan, yung kanto na yan. Kaya dapat pasalupsop ang tusok. Okay? So guys, pinutol kasi ayan, twisted. Okay? So kailangan nyo lang skip yon. And then, ganito lang ang magduktong. Same yung sa may flat natin, yung metallic. So ganito nyo lang din siya iduduktong. Tapusin nyo yung isang yon hanggang sa dulo. Shout out sa pusang nag-aaway na naman. Ayun guys, ganito lang. Para lang kayo magsisimula ulit. Okay? Alam nyo na to. Eh, baka lang nakalimutan nyo, nire-remind ko lang kayo na ganun lang din, para kayo magsisimula ulit. Pero this time, medyo naka-overlap na siya sa existing na materials na naburda na. Para yung continuity ng pagkakapatong-patong ay consistent. Walang space, walang bumuka, hindi kita si karton. Si karton at si cotton, kaaway natin yan. Dapat hindi sila nakikita. To guide it with your nail. Kaya usually, kaming mga nagbubunda, makakita niyo mahaba yung kuko namin sa thumb. Kasi pang guide yun, pang tulak ng mga sinulid na umuhus-us, ng mga nagkakaroon ng space. Yun, di ba? With the guidance of your nail, mas naging mas maayos sila. Synthetic or metallic, you really have to do that. Okay, then, lock na tayo. So, tingnan nyo to. Ito yung hindi nakakanto. Ito yung nakakanto. I hope nakuha nyo yung tutorial, ha? Lalo yung mga bilin kung paano brodahin ang kanto nato. Okay? Ayan guys, konti na lang.
Ayan guys, can you see the kantos? Mga nakakanto sila. So yun ang tinatawag natin na kantonado. Okay? From the word itself, kanto. Kantonado. Okay, yung design na yan ay existing matagal ng panahon. So ayan guys, nakadalawa na tayo. Ito at saka ito. This time, magpunta tayo dito sa super duper kanto. Ayan guys, dyan tayo sa super duper kanto na yan. To be honest with you, hindi ito pang beginner. Para sa amin na matagal na rin nagbuburda, we really find it hard para burdahin yan. Kasi nababagsakan talaga kami ng flat. Okay? But if you would apply the principle na kasasabi ko lang kanina, na sa mga kanto, katulad nyan, kailangan yung tumusok ng pasalupsop both sides. Hindi yung dalawang ends ng kanto na tinutusukan ninyo or ng karton na tinutusukan ninyo, kailangan yung tumusok ng pasalupsop. We decided na i-video to the entire process kasi baka sakaling makatulong sa inyo na kapag paulit-ulit yung pinanood, matutunan nyo kung paano gawin. Laging papasok, laging ang dulo ng burda ay nasa loob, okay? So guys, ayun na guys, nasa critical na part na tayo. Usually, mas nauuna pa yung flat kesa sa pag-iisip natin sa part na yan. Ibig sabihin, umuus-us siya pababa dahil yung pinaka-center nung detalye, salamat sa pusa. Oo. O, tapos, ayun, yung pinaka-center na detalye kasi mababa, di ba guys? So usually, umuus-us dun yung flat. Medyo kailangan na ng ano dito, ng malupitang technique. Wala namang malupitang technique. I think based on experience lang din na kung paano siya hindi babagsak. Okay? As usual, saan tayo babalik? Paano hindi bumagsak? Sa tusok na pasalupsop at saka sa masinsin na pagkakaburda ng flat thread. If you do that, hindi yan babagsak. Naalala nyo pa ba ang rule ng kuko, guys? So, ganun pa rin. So, I think, guys, masyado nang mahaba to. I hope natuto na rin kayo doon. And then, babalikan ko kayo maya-maya, okay? Ayan. So, masyadong naging mahaba na yata yung video. At least, dito na tayo sa point na to kung saan natapos na natin. Alam nyo na yung process mula sa pagbabakbak dito, sa pag-glue, hanggang sa paghihinang. Right, guys? Okay, so, hindi ko na inulit yon sa mga ko. Nandun lang po yung mga process na yan. Okay. Ngayon guys, itinira natin itong buo. Just imagine ito yung isang buong palda. Okay? Isang buong kapa. O kung ano man yung isang buong damit na yan. Okay, ganito. Naglatag na ako.
ng tela na gagamitin. So, we'll be using velvet. So, naglolo ang aming camera. Pasensya na kung saan inaabutan. Ayan guys, kailangan lang natin i-fix to yung mga details. Guys, hindi na namin binurda tong dahon kasi I really wanted to make a dahon detail na lalagyan ng cotton at saka karton. Pero guys, please do take note na same lang siya nung ginawa natin dito. Okay, yung first layer ay dalawang strands ng ganito kanipis. Okay, tapos yung pinakaibabaw, nasa bandang loob na siya, one layer. Tapos may hati lang din sa gitna. Hatian nyo lang din yung karton sa gitna. Pakilapit please. Oh, okay na to. Ayan. So, ganun lang din. Kung paano binurda yung petal, itong petal na to, ganun lang din buburdahin ang dahon na to. Hindi na namin tinapos dahil ating gabi na po. At kailangan na po namin bumalik sa aming mga trabaho. So, I guess, enough na naituro sa inyo to. Kaya nyo na rin gawin to. At sa lahat ng detail. This time, kailangan lang natin kumuha ng cotton cord. At tansyahin yung taba na kakailanganin natin para sa stem na to. Tapos pag-iwahiwalayin nyo guys, para hindi matigas, burdahin. Laging ganito ang gagawin nyo para nag-loosen yung mga strands. Ayan. Pagkatapos, pagsama-samahin nyo ulit yung tatlo. Okay, huwag nyo shortcutin ha. Huwag nyo i-direct dito yan. Matigas yan sa kapangit ang kalalabasan. Okay. Itong tatlo, hindi sapat. Doblehin natin, gawin nating anim. I hope sapat pa itong isang to. Anim na piraso. Actually, hindi pa rin sapat, guys. Ayan ang kailangan natin. 1, 2. Ayan. Anim na piraso ay hindi sapat. Dagdagan pa natin ang isa. Ayan. 8 pieces. Okay. And then, ganito lang guys ang gagawin nyo. Ayan guys. Sobrahan nyo itong dulo na to para matakpan siya ng bulaklak. Para walang himulmul, walang chismis. Okay? Ayan guys, as you can see, yung sanga papaliit. Okay, so ibig sabihin, magbabawas na kayo ng cotton para maging realistic yung pagliit ng sanga nyo. Sige, magbawas muna tayo ng dalawang piraso. Ayan guys, ganyan ang pagbabawas ha, pagka pinaliliit ang sanga. Okay, at of course, sigapos nyo yung pinagpipitan nyo. Basta habang lumiliit, bawas lang ng bawas. Ganyan yung spaces. Yung spaces, the same nung corrugated, flat corrugated natin doon sa may previous vlog, sa may basic embroidery. So, magbawas ulit tayo ng dalawa. Hanggang sa maliit pa siya. Guys, please do take note na ang mga sanga usually direct yan. Direct na ibinuburda yan. But for us, ginagawa rin namin yan minsan na patch para mas maganda. Para sa amin yun, ha? Ayan, kailangan nyo lang diligado. Makikita nyo naman yan eh, pagka mukhang loose pa. Higpitan nyo lang, guys. As simple as that. Ayan. So, ayan guys. Now, I'm choosing between these two. Yung parehong nakalas natin. Ito at saka ito. But for me, I don't prefer this. To use this. Hindi ko to gustong gamitin. So, ito na lang gamitin natin guys. Parang mukha tong mas social gamitin. Ngayon, before we start, kailangan natin tanggalin yung tracing paper. Alam na alam nyo na yan. Kasi pag wala ng tracing paper, ibig sabihin,
hindi na natin kailangan magtanggal after natin magburta. Sabi ko nga, nasisira niya yung burda, o kung hindi man, may naiiwan na tracing paper sa ilalim na hindi talaga maganda ang kinakalabas ng pagkaga na. Gumamit tayo ng 2 piraso ng synthetic na yon. Pinakauna yung sisimulan niyan sa pinakagilid. Ang spaces niyan, kagaya nung naituro ko na sa inyo previously. So ngayon, alam nyo na to, ang tusok ay in between. Ayan. Hindi kapantay nung naunang tusok, guys, ha. Para magmukha siyang binaneg na effect, kailangan in between nung una nyong gapos. Laging in between. Hindi nyo po pwedeng pantayin yan. Then in between ang gapos. Ayan na siya, guys. Nakocover na yung button cord ng ating threads, which is the ideal thing to do. Walang cotton cord na lalabas. Awal sila sa exposure. And guys, I hope na nag-gets nyo na to. Paulit-ulit lang ang gagawin hanggang matapos natin, okay? So there, guys. Finally, natapos na. Yan yung alternate na tusok. Diba? Ang ganda, guys. Tingnan. Napakalinis. Wala nang bakas ng cotton. Which is, yun talaga yung tama. So guys, this time, ipapatch ko yung bulaklak. Ayan. Pag pinatch tong bulaklak na to, pwede na natin siyang igapos. See? Hindi lumabas yung dulo nung sanga dahil nagpalagpas tayo. That's the main reason why. So, can you show them the tahe? The gapos. Ganton tahe, guys. Okay. So, naituro ko na to sa patching, pero sige. Re-remind ko pa rin kayo. Tapos, unti-unti nyo lang tatanggalin yung detalye. Unti-unti lang napunit. Okay, napunit na yung part na yon, pero ayan pa rin siya. Nakaswak pa rin siya. Ayan, remove the tracing paper gradually until na-sure na kayo sa pinaka-position. Ayan guys, tik-a-tik nyo yung gabi. Naririn nyo ba yung ulan? At anong oras na rin. So sana na-appreciate nyo yung mga gantong tutorial namin kasi we really give time for this. Guys, ngayon ilalagay ko na tong letter B or second layer natin. Okay, as you can see, that looks good na kasi matambok na talaga siya. Can you show them the tambok? Ayan. Pero kailangan natin maglagay din ng palaman sa ilalim. The reason why is that pag tinahi yan, lulubog yan. So kailangan natin magpalaman. Ano yung ipinapalaman? Okay? Marami akong nabaklas na ng mga bulaklak, mga antigo, mga ganyan. And iba-iba yung pinapalaman. But for us, ito yung ginagamit namin palaman. Of course, cotton cord. Ayan, cotton cord kasi makokontrol mo pa rin yung bulaklak.
at saka yung magiging tambok niya. Guys, bago nyo ilagay yung cotton cord, situin na nasa tama siyang ayos yung pagkakapatong niya. Ayan, and then maggapos muna tayo ng konti. So medyo challenging to kasi kailangan yung tumusok ng matigas. Ibig sabihin, tatahiin nyo yung letter A or yung first layer na details natin. Doon kayo tutusok. Ngayon guys, nagtira tayo ng konting space, di ba? Habang nakagapos na, the reason kung bakit kailangan mo nating igapos para hindi mag-move. Kasi pag inilagay na natin tong cotton cord, posibleng mawala sa proper place yung second layer natin. So, yun yung reason kung bakit gapos muna. And then, yung natira nating space sa ilalim, doon natin i-shoot tong cotton cord. Then, yung tambok niyan, guys, hanggang nagkakapit yung first layer sa second layer, push lang. Dati, gigil na gigil ako sa ganyan. To be honest with you guys, pinanggigigilan ko yan. As in yung bulaklak, wala na sa forma. Pero you have to take into consideration na dapat may movement at saka flow pa rin yung bulaklak ng maayos. So ngayon, alalay lang guys. Hindi ko amusanay tayo magpatambok ng bulaklak. Eh, nagmumukha ng garapatang busog yung bulaklak. That's not the idea. That's not the way. Ayan guys. So, nagpita na. Okay, ngayon, let's go to third layer. Ayan guys, yan ang ating third layer. And then, ganun lang din. Kailangan nyo lang igapos. Kailangan nyo lang higpitan. Imagine kung walang palaman yan. Pag tinahin natin si third layer sa gitna, lulubog yan. Medyo challenging na siya itahiin kasi tumutusok na sa cotton cord na makapal sa gitna. Iangat nyo muna ilalim para makita nyo kung saan nyo itutusok. Basta kung saan kayo komportable. And guys, since nakaporma na yung bulaklak, hihigpitan na natin silang lahat. Yung tipong kahit pag umakyat ka ng karo, ito yung tutungtungan mo. Hindi mapupunit, hindi babagsak, hindi magagalaw. Ganong level ng tahi. Kasi ang bigat nito eh. Tada! So guys, finally natapos na natin. Pasensya na umuulan, sana naririnig nyo ako ng maayos. Sana hindi nasasira yung mic this time. So ayun guys, it took us a day to actually finish this one. To actually finish this one. So ganun siya ka medyo matrabaho. Bakit? Ano yun? Ano yung tingnan mo? Okay guys, eto ang pinaghirapan. At sana natuto talaga kayo dito. Ayan, pwede po bang ipakita sa kanila kung gaano ka sambok? Matsambok ba? May mga kanto? Okay. Ayun, ganyan lang yung ginagawa namin. Actually, yan yung process namin. At wala kaming ibang in-skip, wala kaming ibang itinago, kundi yan lang talaga. Kaya pag natutunan nyo yan, nagawa nyo ng maayos, and more or less, makagawa kayo ng mga projects kagaya ng ginagawa namin. By the way, na-realize ko sa mananalo nung mga trimmings, ibibigay ko na lang din to guys. At least magkakaroon kayo ng personal na reference kung paano ginawa yung sa may tutorial. So all you have to do is to share this video on your FB wall. Send nyo sa akin yung screenshot na na-share nyo sa FB nyo. Pagkatapos mamimili na lang siguro ako ng isang mananalo doon. Or sabihin nyo sa akin bakit kayong karapat dapat manalo. O lagyan na lang natin na ganun para mas nakakaantig. Okay? So sa ngayon, eto na lang muna. I hope na appreciate nyo tong sunod-sunod na tutorial. Talagang pinaglaanan namin to ng panahon para maituro sa inyo yung mga inire-request nyo. This one is most requested. So sana natuto talaga kayo. Please share the video sa mga friends nyo na gustong matuto rin magburda. Okay? Para lahat tayo happy. Kasi lahat tayo may magandang burdado na damit ng ating mga puon at lahat tayo maganda magburda, maganda magpadron at maganda magbihis ng puon.
So lahat tayo happy dito pagdating sa dulo. So mas magiging happy ang Diyos kasi lahat tayo happy. Because we live in a peaceful world. Oh. O, diba? Ang haba na. So I have to say goodbye. God bless everyone. See you to my next content. Bye!